Tuesday, in-encourage namin kayo na ganunin po yung pagsusunog ng Old Palm branches sa ating mga parokya in preparation for the season of Lent. Tapos kung meron po kayong mga bibig na run for Easter Vigil, maganda po na ituring po yung panahon na pagsisimula ng catechesis po para sa ating mga bibig na run for Easter Vigil. Isa lamang pong note siguro dun sa ginagawa naming practice sa diocese regarding yung pagsalubong namin sa proclamation of gospel. Napapansin po natin na kapag may misa po, halimbawa sa Christmas, yung mga pari po ay sabay-sabay na tumatayo sabay ng main presider. So, gagawin po natin ba ano, ay ibahin po natin siya. So, instead of the concelebrant standing kasabay ng main presider, yung mga pari po ay sabay-sabay na tatayo kasabay ng assembly pag kinanta yung Alleluia o yung Gospel Acclamation. Bakit po? Ano po ang reason o rationale nun? Because all of us, whether we are ordained or we are lay faithful, are actually invited to prepare, to listen to Jesus. So, hindi po siya yung pagtayo ay hindi minister. Bakit po yung presider ay huling tumatayo? Because he has a specific function. Maglalagay po kasi siya ng incenso doon sa insensaryo na hindi pa siya tumatayo. Kaya po pag kinanta yung Alleluia, sabay-sabay po yung lay faithful and the ordained clergy ay sabay-sabay yung tatayo to acknowledge the presence of Christ whom we will hear the gospel. So apart lang po yun nung presider. It is only the presider who sings because he has to fulfill yung paglalagay ng insenso. Paglalagay ng insenso, tatayo na po siya. So yun lang po. Okay, any conditions have ang magsasalita, Father Edwin?